Yes, good evening sa Pilipinas. Good morning. Pasensya na, ginulat kita, hindi ko nasabi na natatawagan okay lang, kita. Okay lang, walang problema. Lalagay ko lang yung pangalan niyo po. Sige po. Sandali lang. Eh, ito ho, eh, biglaan ho lang ito kasi nakita ko siyang nanonood. Eh, baka sabi ko, baka pwede na nating tawagan. Yan, ay, yan. So, ito na. Wait lang, yan. Pasensya na, wala ho tayong picture. So, ito. Okay lang. Yan, ayan na po. Yon, sige po, sir, nandiyan na. Ano ho ba ang buong kwento noon at yan ho ang ni-reveal ni Maharlika? Eh, gustong marinig. Actually, nag-trending uli. Dati nag-trending na yun eh. Tapos nag-trending ho uli yung video ninyo. So ano ho ba ang inyong masasabi? Opo. Okay, una sa lahat, magandang gabi sa Pilipinas and of course, magandang umaga dito sa Amerika at sa lahat ng Pilipino na nakikinig san mang panig sa mundo. Mm-hmm. Basically, that is water under the bridge na nasabi ko na yan isang basis at ako, ano lang ako, diretsahan ako na tao, real talk. Pero isa lang masasabi ko, nung nangyari yon, di ba, nag-usap tayo ng online at tinanong mo ako kung ano ang sinabi ni Thinking Pinoy sa ano ni Muka. At sinabi ko naman sa'yo, kung naninira lang ako noon ha, sinabi ko pa sa'yo na, in fairness kay Arj, nito, hindi naman niya sinasabi na galing kay Muka yung pagsasabi na magtakbo sa halalan. Binala lang niya ang pangalan ni Muka at ni Sash. Pero kung siniraan ko sa inyo, dapat sinabi ko na ng mga walang katuturan. Pero I stand on the words that I said 2 years ago. Ang challenge ko hanggang ngayon, hindi ni-refute ni Taning Pinoy ang lahat ng mga pinagsasabi ko kasi totoo lahat. Totoo na sa patupo pa lang niya sa kotse nung sinundo ko siya. Ang unang bungad niya sa akin, Kelly, sa 2022, kaitano tayo ha. At ako naman, sabi ko, RJ, marami pang problema ang Pangulong Duterte. Patapusin muna natin siya sa kanyang termino bago tayo mamulit ika. Sinabi niya talaga yan? Hindi ko, wait lang, hindi ngayon ko lang narinig. Yes. Naalala yan ha. Sinabi niya sa akin yan. The next, sinabi niya, Kelly, sa midterm election, tatakbo si Madam Muka at tatakbo daw si Sash. Patulong kami sa iyo dito sa Bay Area. Sabi ko, siyempre naman, ganun. Pero naudlot yun kasi nga, di ba, nabugar ko na siya, hindi siya tumakbo. I mean, you know? At ito talaga na very vivid in my memory, sabi niya sa akin, ikaw, Kelly, dapat magkaroon ka ng vested interest kasi lahat may mga vested interest. Sabi ko, ha? Parang we are no different from the yellows kung ganun tayo. Ganun talaga, sir. Hindi ako talaga nagsisinungaling. Grabe. Ang mga words ko lahat. Very consistent. Tapos, ando na. Sabi niya sa akin, alam mo, nagpunta ko sa Amerika kasi nga, hinahunting daw siya ni Natrianis. Walang akong pera ngayon. Nahihirapan ako. Siyempre naman, as an organizer, damit ang gift para sa kanya, ibinubulong ko sa mga nagandun. Nahihirapan si Archie Nieto ngayon, wala siyang pera, ganito, ganyan. Kaya doon nagdudunit ang mga tao, nagbigay-bigay. Hindi ko sinanong sa buong madla na, oy, magdunit kayo kasi ganito, no. Binubulong ko na, magbigay tayo kayo kasi Pinoy kasi kaawa naman, wala siyang pera, ganito, ganyan. Tapos, yun, nagdunit-dunit mga tao, my God, ilan kayo nakuha niyo, no? Tapos, on that night, nahinatunan siya sa pinsan niya, doon na siya nagpaiyak-iyak na sabi niya may taning ng buhay niya, nahihirapan na siya, ganito, ganyan. Sabi ko, wala, patay, may sakit pala siya nito. The following day, pinit up ko siya sa ano, kasi dinala ko siya sa SF Philam Radio kasi I was a resident day jitter sa mga health and fitness. Tara, mag-give him the airtime na maano naman, makaano siya doon. Grabe, ano? So, ang dami niya palang sinabi, hindi lang isa. Hindi lang isang kasinungalingan. Hindi, sir. Hindi. I-ano niyo yung vlog ko. I-ano niyo yung video ko. Tapos, ang sinabi niya sa akin doon, siyempre, alam ko na, may sakit siya, may taning buhay niya. Nung pag-pick up ko sa kanya, sabi ko, RJ, diretso tayo sa urgent care. Ako ang magbabayad. Ipa-check up kita. Sir, may compassion pa ako na ano sa kanya. Gusto ko siya ipa-check up. Bahal na wala siya insurance. Basta lang maano yung sakit niya. Anong sabi na mahal akin? Mahal ang ano bayad diyan ha. Sabi niya sa akin, ano ka ba, joke lang yun, gawa lang yun para sa mga followers para mag-donate.
doon ako na parang sinuusan isang tubig na isang galon ng tubig na sabi ko, ha? You are just making a policy out of it. Ang payak-yaka para mag-donate ang mga... Doon ko na ano talaga. Na, sinabi niya yan? God, you are a scammer. Scammer talaga na, yan. You are a scammer. Nasa isip ko, my God, mali ito. He is a scammer. Bakit may ginan ng mga tao? Tapos sabi niya, wala pa daw siyang kain doon. Kasi nga, late na nag-iisip kasi nga, nag-inuman sila. So, yun, dinaan ko sa restaurant. Nung nandoon siya, nakumain siya, tinawagan ko kaagad sino? Si Attorney Adnan Alonto, yung ambassador ng Kingdom of Saudi Arabia. Kasi siya yung mentor ko dito. Si Madam Harita, tinawagan ko kaagad. Yan yung sila yung dalawang taong nagsinabihan ko lahat-lahat on the spot. Ganito si Tepe, ganito pala. Inyano lang niya ang mga tao pala. Anong sabi ni Madam Harita? Kelly, huwag mo na munang iisiwalat yan kasi kadidiis natin yan, kasamahan natin yan, ayaw natin na. Pinotektan pa, oo. So ako nakikinig ako sa kanya, nakikinig ako kay Atom Edman, yun din ang sinabi niya doon. Huwag lang muna, Kelly, kasi kasamahan natin yan. Sir, more than a year, I keep that into myself. I keep that na ganun si Tingting Pinoy. Hindi ko, not until lumabas yung dingbak siya, na sinabi ko, mali ang interpretation niya sa dingbak siya, ay hindi patigil eh, kaya gustong isensationalize. Yun, nilabas ko yun. After more than a year, ganun. It took me a while para magsalita. Kasi nga, malagiganti siya. Si sir, sino lang ako? Parang David and Goliath ito, di ba? Oo. But sir, I tell you, sabi ko sarili ko, I will be vindicated. It will just a matter of time. Ay, ayun. Totoo nga, nangyayari na. Ito na nga yun eh. Lie detector test kami. Titi, lie detector test tayo. Magtaalaman na sino sa atin ang nagsinungaling. Harap-harapan. Ay, grabe. Alam mo, ito lang masasabi ko, Boss Kelly, ah. Ito sa live niya, ah. Ang binanata niya si Mocha, hindi niya kayo sinagot eh. Doon niya sabi ko... paano niya masagot-sagot? Ito po lahat yung sinasabi yun ko. Yun na nga eh. Sabi ko nga, kung talagang malakas at merong bayag tong tao na ito, which is alam kong nagtatago, eh, dapat ang sagutin niya kayo, hindi si Mocha. Si Mocha hindi nga nagsasalita laban sa kanya, pero yun ang binibira niya. Tapos, yung mga kasi may paratang eh. Ito yun eh. Meron, sabi natin, sinabi mo totoo, ito yung kwento. Dapat, kung may bayag ka, sumagot ka. Ito yung sinabi sa'yo. Nang hingi ka, sinabi mo. At the same time, nagpaawa ka para magbigay. Anong tawag mo dun? Okay. Scam yun eh. Tapos kung dalhin ka sa ospital, sabi, ano ka ba? Joke lang yun para madunit ang mga palugos. My God! Parang nilinlang mo ang mata. Oh my God! Wala kang sakit. Pastos yan, kabastusan yan. Dun ako na turn off. Grabe yun. Talaga. Sobrang... Dun ako na turn off talaga. Mm-mm. Tapos, kung sabihan man sa mga followers na, ay, nainggit ka lang kay RG nito. Hindi pa ako mainggit sa isang taong scammer blogger. Correct. Ng gaganso. Kung mainggit man ako, doon na sa mga author ng libro, yung mga magna summa cum laude, doon ako mainggit. Sino isa-inggit ko? Wala akong isa-inggit sa mga taong ganyan. Sa akin, gusto ko ng tulungan siya, mapasick up niya. Yun pala, sabi niya, ano ka ba, joke lang yun. My God, hindi na kayo nahiya. Sobra yun. Kasi para ano eh, pambobola ng tao yun eh. Sobrang... Sabi ko nga, kung ganyan pa, hindi ko kasi masyadong pasensya na, hindi ko masyadong naano yung story ng ganun kalalim. Na hindi ko nga, ito mga kababayan, hindi ko kami nag-usap nila Maharlika, nag-usap nila Kelly tungkol dito na banata nating sabay-sabay si Tipo. Walang ganun eh. Talagang unti-unti na lang lumalabas kung ano yung talaga. Ako, kinuwento ko lang, yung mismong alam ko na nangyayari sa kanila kung papaano niya ginamit si Mocha, kung papaano niya... inuutusin mo ka kung paano niya inuutusan o sinasabihan na huwag i-share yung mga vlogger para hindi umangat. Doon ako medyo narindi at pinaka talagang naano sa akin, yung paninira niya kay Doc Willie. Hindi ko kinaya yun. Sabi ko, napakabuting tao ni Doc Willie. Ang isang taong napakabuti at napakabait si Doc Willie, siniraan sa isang hambugero na wala namang credentials na yan. Ako at pasinsa na kung sabihin nga ako, ay, yung kill na yan, mayabang na yan. Ganito ang sasabihin ko, sir, it's not bad to be vain if you can afford it. Kung wala ka namang credentials, wala kang karapatan na makipaghambo. Ganun lang yan, sir. Mm-mm. Kaya nga eh, sabi diba, ko. Character, sa akin, sir, knowledge without character is conceit. Be a critical thinker, not just a plain thinker. Yun. Mm-mm. Eh, sir, anong sagot niya? Nung, diba, nag-reveal ho kayo nung video ganyan. Anong sagot niya aside from pinigilan niya si Maharlika i-share yung video niyo? Ano pa ang sagot niyan? Sumagot ba siya? Wala siyang sagot sa akin. Wala siyang sagot. Ang nilagay lang niya, pinost niya doon yung
kwentuhan namin sa chat. Kasi ako, sir, kung may bisita dito, sir, ibigay ko lahat. Ganyan tayo Pilipino, hospitable, hospitality. Yes, anong gusto mong kakain, saan ka gusto magpasyal, anong mga, ganyan, ganyan, ganyan ako kung sino magbisita, magpunta dito sa akin. Pero yun ang inano niya, ni-post na yung chat namin. Wala namang nakikita dito sa chat. Ang nakikita doon, the goodness of my heart na, saan ko siya pasyal, saan ko siya pakainin, ganun-ganun, anong gusto niya, ganun-ganun. Hindi na apat na makikita ko siya kasi sino naman siya na gusto kong kitain, di ba? Eh, sa akin lang is the hospitality. Kung may bisita ka, you ask them what they want, saan sila magpasyal, saan sila. Ganun dapat tayo, di ba? Ganun dapat. Hindi, ako, ibang ano, what, siyempre ako, kung ako mismo. Hindi na-refute, sir. Siyempre, kunwari, kaibigan ko si Tipi, tas hanga ako sa pagsusulat niya, hanga ako sa research niya, ganyan-ganyan. Tapos biglang malalaman mo yan. Eh, para mong ginagunayin talaga yung mga tao. Kasi kaya yung mo... Yung sa loob-looban ko ba, I am in 100% ano, in goodwill na dalhin ko siya sa ospital, ipacheck up ko siya kasi nga may sakit siya. Tapos sinabi lang niya sa akin na, ano ka ba, joke lang yan para mag-donate ang mga followers. My God, parang isang galon tubig na binuhon sa akin. Oo, grabe yun. Pag-ilindang ito sa mga tao, I keep it to myself. Ganun. Yun nga, tumawag agad ako kay Atty. Adnan, tumawag ako kay Atty. Madam Halika. So, ano ka agad ako? Kasi nga, maling-mali in all human mindset of logical thinking, maling-mali yun para gawin mo sa mga followers mo. Oo nga eh. Yun. Actually, alam nyo, ito, ngayon lang ako hihingi ng tulong sa mga kababayan natin. Kung siguro makapag-comment kayo dun sa page ni Thinking Pinoy, nasagutin niya ito. Okay? Bigyan natin. Sa, gusto niyo tawagan ko pa siya eh. Sagutin niya itong mga ano ni Kelly, ni Sir Kelly, na ni Doc Kelly, na itong paratang. Sige, sagutin mo. Gusto mo magtawagan tayo. Kaya nitong equipment ko, dalawang number. Dalawang phone call, sige, pwede. Sige, on the spot ako, mag-usap tayo para makita sa buong mundo sino ang nagsasabi ng katotohanan. Oo. I-message natin. Pa, sir, ito pa, sir, ha? Sinabi dun sa ano ni Taning Pinoy na huwag kayong maniwala sa fake doctor na yan. Ganito, ito ang sasabihin ko. Kung matalino ka talaga, RG nito, are you not aware that the pronoun doctor is not only exclusive to the graduates of medicine? Mayroong doctor of psychology, yes, doctor of physical therapy. Yun yung kinuha ko, doctor of physical therapy, doctor of education, doctor of philosophy. Hindi siya specific sa medicine. Mm-hmm. At para sabihan ako na fake doctor, kung fake doctor man ako, ikaw ano ka? Fake na summer vlogger? I mean, you know, kasi sir, kung edukado ang tao, sir, may tinatawag na restraint yan. Mm-hmm. Hindi mo dapat tirahin yung ano yung specialization ng isang tao kasi nga meron yang ano tinatawag mindfulness, may respeto sa isa't isa. Pero siya wala kasi walang restraint, walang ethics, walang institutional ethics kasi nga wala. Pero hindi ko man yan minamaliit. Ang sa akin lang ba, sir, kung bumaniyan ka tumira sa mga tao, dapat din may kinanindigan ka, may haligi ka. Kasi yung haligi mo, opinion mo, kinuha lang niya yan sa mga YouTube, kinuha niya. Pag-inig kayo sa YouTube, anong topic, anong maisusulat dun sa mga Amerikano na batikang na commentator, yun yung kinupya ni Pepe. Yung ganun sa mga ano. Actually, yan ang pinakatalit. Nakuha ko na saan siya galing. Oh, yan ang pinakatalit ni Thinking Pinoy. Ito, magaling talaga siya mag-research. Yun lang. Sabihin, nire-research niya yung YouTube, kung ano yung mga opinion, nire-research niya yung mga kaibigan niya, kung anong opinion, at saan nagsasabi. Hindi, kasi alam ko kasi kausap ko, mga kausap niya, mga kaibigan niya. Sandali, nung nakita ko, point ito ni Attorney Trixie, ha? Bakit ikaw nagsalita sa karambola? Point ito ni Sas, ha? Pag nag-uusap tayo, kay Sas galing to, ba't mo inaagaw? Siya yung bumibida. Alam niyo yung mga bumibida sa barkada? Sandali, idea nung ito ganyan. To ah. Oo, tas bibida niya oh. Parang sa kanya ang yung credit kanya. Eh, galit tayo kay Bam Aquino, pero siya din ganun. 'Di ba? Sabi natin, sir, we have to be careful sa mga tao na kaibigan natin kasi ang tunay na kaibigan, sir, through ups and downs nandiyan 'yan. Paninindigan kanya, walang laglagan niya. Pero yung mga tao na iwanan ka sa Eric pag may payat ang buhay mo, hindi yan tunay na kaibigan. User 'yan, mga tamal user 'yan. Kaya mag-ingat po kayo. Ay, mga kaibigan nyo na ganyan. Meron talagang ganyan. Gano'ng katapait. Yung tindi, sabi ko, first time ko na ano ta, medyo sa, ngayon lang nag-sink in sa utak ko itong mga ginawa niya sa Amerika.
Eh, tapos sabi ko nga, bakit hindi niya sagutin ito kung talagang sa tingin niya mali? Di sabihin niya, oh, hindi totoo yan, ganito nangyari, oh, ganito. Hindi, hindi siya sumasagot. Tapos yung sinabi niya sa akin, sinabi niya, saan yung resibo nung binigyan ko siya ng $100? Chef, kung hindi talaga siya tumanggap ng pera sa akin, nagsabi sana siya, wala akong perang tinanggap sa'yo. O bakit niya sabihin, saan yung resibo? Yung sinabi niya, saan yung resibo? Yun na yung resibo na nakatanggap siya, but he denied it. Huwag kang magpamatalino-matalino, Pipi. Alam ko na yung ano mo sa'yo. Alam ko na yung ugali mo. Dapat, kung hindi siya nakatanggap, point lang sabi niya, wala akong tinanggap sa'yo. Eh, bakit hindi niya masabi? Ang sinabi niya, saan yung resibo? Yung resibo, eh, yung galing sa bibig mo, na hinanap mo yung resibo, dapat mag-deny ka. Sabihin mo, wala akong tinanggap. Hindi niya masabing wala eh. Kasi meron eh. Oo, kasi nga, tama ka dun eh. Yung mismong resibo na hinihingi niya, nang galing na sa bibig niya. Correct. Oo. Tama yun. Oo, sabi ko nga matindi to. So, wala. Ako, sir, I am very point lang. Real talk. Pero sa mga taong nakakilala ko, alam ang ugali ko. Hindi ako body sa side. Hindi ako masamang tao, sir. Hindi, I mean, you know, kung kailangan natin ng tunay na pagbabago, lahat tayo dapat hindi maging magagancho. Lahat tayo dapat hindi maging stammer. Parang for real change. Pero kung ganun man lang, na awayin natin ang dilawan kasi ganyan. Pero within our ranks, meron parang ganyan. Pero kukonsentrihin natin kasi KDDS, eh maling-mali po iyaan. Ayan, eto. That is tolerating the bad. My God, no difference from the yellow. Ayan. Sir Kelly, eto naman, kasi kadalasan tong atake ng mga troll niya eh. Eto yung atake. Bakit ba natin, hindi ba pwedeng private na lang yan? Hindi po ba pwedeng magkasundo na lang? Hindi pa pwedeng, kasi hindi naman national issue yan. Ano ang sagot niyo dyan? Ang sa akin lang is, you are tolerating the evil. Kasi, kung sabihin natin, mag-private na lang, ganito kasi yan. Ako, hindi ako specialist sa behavioral therapy. Pero ang mga tao talaga na manggagancho, that is not in automatic na lumabas. Habit yan. Gagawin at gagawin yan nila. Gagawin na kaibigan, lalo na basta hindi kaibigan. I mean, you know, dapat i-vulgar ito para hoping na ang tao ay magbago. Kasi kung gagawin yung private yan, hindi yan matututo. Dapat talaga malaman sa buong madla para first, in hope na hindi na niya gagawin. Pangalawa, wala na siyang maging biktima para malaman sa buong madla. Pero sana may discernment yan, mayroon niyang mindfulness, makarealize na mali ang ginagawa niya. Hindi lang para sa bayan, para sa sarili mo. Think that critically for yourself. Hindi, mali ang mapipinang gagawa mo. Maling-mali talaga. Tama din ikaw, boss, ano, Kelly. Kasi kung isipin mo, kung kaya niya magsinungaling doon, sa simpleng, ay, sinabi ko lang yan para maawa ang tao. Diba? Para magbigay ang tao. Kung kaya mo magsinungaling doon, anong credibility mo pag nagsalita ka na patungkol sa mga politika? Wala talaga, sir. So, wala talaga. Kaya, anong credibility mong siraan ng mga dilawan na sasabihin mo ganito mga dilawan, ganito si ganito, ganito si ganito, eh ikaw nga, ginagago mo yung mga tao noon. Na ayon kay sir, sa inyo po, o di ba? Di sana sagutin mo muna, clear your name, then proceed to your hindi niya yan sinagot hanggang ngayon, nang inantay ko yan, hindi talaga. Kasi totoo na kasi consistent lahat ang sinasabi ko ngayon at sa vlog na. Kasi totoo sir, why would I make an issue out of it? Bakit ko siya sisiraan ni malaking isda? Yan bakit, di ba? Walang rason. Mahirap kalaban. Oo, kasi ang daming ano. Mahirap kalabanin. I mean, you know. So, yun. Isinawalat ko siya lahat. Kasi nga, dahil sa din ba siya issue na maling mali yung mga pinasasabi niya. Ako, I am not pro-yellow, pero mali ang ginawa ni Nanoy Noy, ni Nagarin, kasi premature purchase. Walang guidance sa WHO. Ginawa nila. Mali rin ang interpretation ni Agi nito na maging genocide din kasi hindi. Wala yung sa study. Wala yun. We have to go back to the methodology of research. Yung pag analyze ni TP, walang-wala sa clinical appraisal in medical clinical trials. Wala, he didn't follow that. Sinong doktor na tanong? Hindi, tsaka... Kaya nga, magkaiba ang opinion niya at si Doc Willie. Kasi Doc Willie follows the protocols of medical research. Sa kanya, layman research. Ibang layman research versus medical research, sir. Yun lang. Hindi, tsaka ako, ito ha. Ito lang ang pinakapunot dulo ko. If yung ding back siya, eh, medyo, sige, sabi na natin, medyo may ganito. Oh, hindi natin alam. Kung talagang totaling pangit na yan, eh sasabihin na mismo ni Presidente, tapo na yan.
Kaya lang hindi eh. Sabi ni Pangulo, pag-aralan natin. Palasyo ang nagsabi niyan eh. So, ang linaw. Tama. Sabi ko nga, sandali, bakit ganun ang punto ni Presidente? Ang official, eh, sabi, pag-aralan. O, sige po, Sir Kelly. Ganito ang punto ko, Sir. Kung ang gingbak siya sa akin ng do not castigate, do not vilify gingbak siya. Vilify Noy, Noy, vilify da rin kasi nga premature purchase. Ang gamot, Sir, si, huwag natin i-castigate. Kasi USFDA, ito ang isang institusyon na inantay sa iba't ibang bansa saan man sa mundo. Kung mag-approve sila ng gamot, they will follow. In-approve na yan sa USFDA with ayan, the guidelines. Wait lang po, ah. In-approve sa mga bansa sa EU, 20 other countries sa Asia Pacific nag-approve. Kung masama or poison yung vaccine na yan, dapat hindi siya in-approve sa mga iba't ibang bansa. Ang mali lang ni Garin at ni Abnoy, phase 2 pa ng clinical trial, nag-order na sila prematurely. Wala pang safety profiles nag-order. Yun ang mali. Yun ayan. Ang criminal act. Yun ah, sige. Ano. Pero kung pinapos sana yung study hanggang phase 4, wala sana kayo sa mga debate-debate ngayon about yung vaccine kasi na so, nalaman lahat ang safety profile. Eh, hindi. Inuna nila yung pera. So, sir, wait lang po. Ah. Klaruhin ko lang. Sinasabi niyo po na mali ang premature kasi yung ginawa nila. No? Clear na ho yan. Let's put that into a fact. Mali ang ginawa ni Pinoy at saka ni Garin. Okay? Garin. Pero ngayon, sinasabi niyo po na aprobahan ng USFDA. Correct? Correct. So, na-approban din ng mga sa study sa EU. Binanggit niyo din po. Correct? Yes, sa EU. Yeah, even World Health Organization. Pero yun nga, my specific guidelines na protocols that we have to follow. Mm-hmm. Dapat i-check muna if sero negative or sero positive. Kung sero negative, hindi siya paturukan. Mm-hmm. Dapat yung sero positive lang. Between 9 to 16 years old lang. Yung mga guidelines na inano, dapat i-follow yun. Mm-hmm. Kung hinantay pa sana yung study at na matapos lahat, at sinalo natin yung guidelines. Wala pa natin problema ngayon about sa dinbaksya. Eh, hindi eh. So, yun ang problema. Dapat makasuhan si Garin at si Noy Noy. Yun lang. Pero sabihin na, lahat ng mga namatay, ganyan, ay wala, walang proof siya, wala. Kasi to assert or to assuage that the cause of death sa mga namatay is dinbaksya. Anybody who died allegedly through a vaccine, dapat magkaroon ng immunohistologic, immunoassay test. Alam ito ni Madam Muka kasi medical graduate yan. Mm-hmm. Ano yan? Sir, dapat magkuha ng samples ng cells sa brain at spinal cord. Tingnan doon kung meron bang molecule or antigen ng imbaksya ng kapasok. Kasi imbaksya is makapasok sa blood-brain barrier. Kung hindi nakapasok, kung negative doon sa immunoassay test, eh hindi imbaksya ang cause of death. Pero kung ang cause of death ay nakikita doon ng antigen ng imbaksya, that means kung confirmatory talaga ng dinbaksya ang cause ng death. Pero yung mga forensic ano ni Dr. Erpi na mayroong mga necrotization of tissue, may mga hemorrhage, internal bleeding, hindi yun siya specific sa isang sakit lang o sa dinbaksya. More than 100 classes of diseases, magkaroon ng internal hemorrhage, magkaroon ng mga necrotization of tissue. So hindi mo talaga maibali na ang finality na confirmatory na cause of death yun ang dinbaksya. Any other diseases will have the same manifestation. So how can we do that? Ipa-immunoassay test yung mga namatay sa dinbaksya para makapag-confirmatory conclusively ano ang forensic na pathologist na dinbaksya ang cause ng death. Otherwise, everything is debatable. Yun. Sir, question. So, why? Napunta tayo sa dinbaksya kasi yan yung inaano ni TP. Why do you think na si TP sobrang ginamit siyang dinbaksya na issue na yan? Meron ho ba kayong idea? Sir, highly sensationalized ang issue ng vaksya. Makuha mo talaga ang mga ano ng mga tao, ang simpatya ng mga tao. Ah. Yes, yes. Kaya nga sabi ko sa kanya nung nagalit ako, you have to have restraint on this kasi this will create hysteria, this will create pandemonium, wala ng trust ng mga tao sa vaccine. So, ay nangyari talaga. Yung mga sinasabi ko, ay sa kanya, he maximize it para makakuha siya ng simpatya sa mga tao. Maling-mali, sir, kung gagawin mo yan, lalo mong dinobolded ang pamilya ng mga tao. Maling-mali. I have to stand on what I learned sa inaaral so, ko. So, sa madaling salita po, ginamit ni Thinking Pinoy, ayon sa inyo, ginamit ni Thinking Pinoy itong issue ng dengvaxia para makakuha ng simpatya sa taong bayan. Eh, ano pa ba, sir? Eh, sinabihan ko na siya noona, huwag mong gawin yan, RJ, kasi nga mag-create ng pandemonyo, mag-create ng paranoia sa mga tao. Hindi siya nagpa-restrain eh, ginagamit pa rin niya. With, sabi niya siya lang nakipaglabang sa dinbaksya.
mali naman yung ano niyan. Yung ah, talaga? Sinasabi niya siya lang nakipaglaban? Abay, matindi. Yun nga, ilang beses niya yung sinasabi dyan. Ako na ano sa kanya. Tapos sinabi pa niya sa live niya na, sa live niya, siya daw, galing daw sa kanya yung argument sa mga debak. Sa hello, bakit ako magkopya sa argument sa kanya? Doon ako magkopya sa mga authors ng libro, ng mga magnakumlaudi, sumakumlaudi, yung authority of research. Bakit kukunin sa isang tao na walang background sa research? Tapos kuha lang sa mga YouTube, yun lang background. I mean, you know. Mali. So yung so parang sinabi niyo, ito lang, klaruhin natin. Yung ginawa niyang pagmamakaawa doon sa scam sa scam doon sa San Francisco, eh ganun din halos ang ginawa niya doon sa ito sa Dengvax siya, correct? Para makuha yung simpat siya. Ganun din sir, nilin lang din, yun din, ganun din. So may relasyon, laging may relasyon yung national interest doon sa personal. Kasi kung nakagawa niyang magpaawa noon, sa San Francisco, ngayon, this time, ito naman sa Dengvax siya. So, laging related yung personal sa national. Sir, the fact na sinabihan niya ako, sir, ikaw, magkaroon ka ng vested interest. That means, without being said, lahat ng vlog niya ay may vested interest. Pansarili, hindi pang national interest. Ah, so talagang sinabi niya sa inyo na dapat meron kayong ano, antindi nun, ano? Yes, sir. Mamatay man ako ngayon din. Mamatay man kami ngayon din. Sinabi niya sa akin, dapat sila magkaroon ka ng vested interest. Sabi ko, ha? What difference is it from the yellow? I mean, you know, sinabi niya sa akin, sir, bakit? Kaya, sabi ko, yung vlog niya, araw-araw nagbablog siya, wala na yung kuwang para sa akin kasi yun, may bahay yun na visit interest. The fact na turuan ka niya magka-visit interest. That means, lahat ng mga binablog niya ay may visit interest talaga, pansarili. Malupit. So, mahirap talaga. So, talagang national issue ito. Hindi pa pwedeng sabihin ng mga fake account, mga troll na nasasabihin nila na ano niya, i-private nyo na lang yan. Hindi, kasi nagiging... Ay, hindi pwede i-private yan. Niloloko niya. Di ba? Niloloko niya. Yun nga sa akin, niloloko niya. Kaya sabi ko nga, nung I was castigated, I was vilified by the trolls, sabi ko, darating ang panahon, I will be vindicated. Malalaman at malalaman. Kasi sir, walang mali. O walang, the smoke, if there is smoke, there is fire. Talaga, malalaman talaga lahat ng mga kabulastugan ng tao. Hindi mo yan matatago, darating nga. Dumating nga talaga. Actually, you know, ako right now, I feel like I'm vindicated. Yes, boss. Actually, sa totoo lang, ha, ang dami na hong ang mga vlogger na kinakausap ako yung mga nangyari kung paano sila tinarantado ni Thinking Pinoy. Kaya lang, merong fear kasi na kasi alam nilang kaya silang putaktihin ng mga follower ni Thinking Pinoy. Eh, madidistract pero sila. Pero ako, sir. Oo. Ako, sir, yung ano ko, sir, sabi ko, alam ko na I will be castigated on this. Pero sabi ko, ang kasamaan, hindi dapat mananaig sa kabutihan. So, sabihin ko talaga lahat. Yung sinabi ko yan lahat, ay 1,000,000 ata ng mga followers niya ang nagkasigit sa akin. So, sabi ko, sige lang, at the end of the day, mananaig talaga ang tama. Eh, sir, maraming salamat to. Maraming hong salamat dahil da. Hindi, eto ho, yung noon pang napakahirap ng tibagin yan ni Thinking Pinoy dahil sa tindi ng... Napakahirap. Eh, buti napakahirap. Naman pero pinanindigan niyo yung sinabi niyo noon. Hanggang ngayon, iisa ang kwento niyo Hanggang ngayon, sir, kahit mag-lie detector test pa kami, sir, hanggang ngayon, walang imik yan. Kasi alam niya lahat na totoo yung sinasabi ko. Wala, this is a battle of principle. This is a battle of goodness versus evil. Ako, I stand within the presence of the Lord that totoo lahat. Hindi ako spiritual, hindi ako religious, but I stand with the oath na talagang totoo yung lahat ng sinasabi ko against IPP. And boss, one thing that I'm sure naman halatang halata na yung inyong mga sinasabi galing sa conviction. Walang halong panggagago. Sir, walang halong ano po, sir. Oo. Sir, ako, sir, talaga, I bet my life on it. Wala. Bakit? I mean, what will I get out from that? Wala naman. Yes, opo. Hindi ako pasikat. Tsaka may trabaho kayo ng matino dyan sa Amerika. May trabaho tayong matino dito sa Amerika. Kahit hindi kayo mag-vlog, mabubuhay kayo ng matiwasay dyan. Mataas ang sahod dyan ng mga PT. Alam ko po. Nako. Matindi. Kaya sana pag nakapunta kami dyan, libre nyo naman kami ng kape. Alam nyo, hilang ang aking addiction kape. Ayan po. Ayan po, sir. Marami yung salamat at antayin natin ang sagot ni Thinking Pinoy. Ito ha, nananawagan mo tayo. Salamat, Thinking Pinoy, yeah, kung nakikinig ka dyan, oo, tawag ka lang. Tawagan ingat. Tayo. Ayan po. Salamat po. Sige, sir. Ingat. Thank you. Bye-bye. Ayan ha. So, tatawagan mo natin si Attorney Bruce naman ngayon.
Pero bago ho yan, sabihin, ito lang ho ha, nananawagan ho tayo kay Thinking Pinoy. Kung nais ninyong sagutin itong paratang ni Boss Kelly, eh handa ho kami. Gusto nyo ho, dito, magtawagan ho tayo. Pwede hong dalawang telepono ang ilagay natin dito. At kayo mag-usap. Eh, ako ang referee. Hindi ho ako kikiling ha. Gigit na ho ako. Eh, kung gusto nyo ho, magtawag ka pa ng isa pang pwedeng gumit na. At sagutin mo lang. Kasi baka naman sabihin mo yung side lang ni Boss Kelly. Hindi, dito, magtawagan ho tayo. At sasagot ho sa inyong dalawa. Yan, mag-usap po.